Magandang araw muli mga bata. Handa na ba uli kayong makinig sa ating bagong aralin? Ang ating bagong aralin ngayon ay pagbasa at pagsulat ng bilang hanggang 10,000. Maraming paraan kung paano babasahin at isusulat ang bilang depende sa kung paano nakapwesto ang digit sa place value. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makabasa at makapagsulat ng bilang hanggang 10,000. Lagyan ng check ang patlang kung tama ang isinasaad sa pangungusap at X naman kung hindi. Sa bilang na 3,543, ang digit 5 ay nasa sandaanan o hundreds place. Magaling! Pangalawa, ang place value ng digit 2 sa bilang na 3,724 ay libuhan o thousands place. Tama! Pangatlo, sa bilang na 1,234, ang digit 4 ang may pinakamataas na value. X, tama. Mas malaki ang value ng digit 5 sa 2,544 kumpara sa digit 5 na nasa 3,651. Panglima, ang 5,315 ay may 5 na libuhan, 3 na sandaanan, 1 na sampuan, at 5 na isahan. Tama! Basahin natin ang maikling talata. Sa lungsod ng Marikina ay nasa kategoryang General Community Quarantine o GCQ. Simula noong araw ng Hunyo 2020. Isang araw pagkatapos sumailalim sa GCQ, ang nasabing lungsod ay nakapagtala ng 625 na kumpirmadong kaso ng COVID-19. Dahil dito, patuloy na pinag-iingat ang mga taga Marikina upang maiwasan ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sagutin natin ang mga tanong. Kailan isinailalim sa GCQ ang lungsod ng Marikina? Magaling! Noong June 1, 2020. Ilan ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod noong June 2, 2020? Tama, may 625 kumpirmadong kaso sa lungsod ng Marikina. Ano-anong pag-iingat ang dapat isagawa ng mga taga Marikina upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Mahusay, ugaliing magsuot ng face mask
Kung lalabas, palaging maghugas ng mga kamay. Paano natin babasahin at isusulat ang bilang na may digits na 625 sa salita? Ang pagsulat ng mga bilang pasalita ay kung paano natin ito babasahin. Mula sa pinakamataas na place value o mula sa kaliwa papunta sa kanan. Ang 625 ay 625. Iba pang halimbawa, 854, 854, 1,475, 8,000. Paano naman natin isusulat ang mga bilang sa simbolo o in figures? Sa pagsusulat ng mga bilang sa simbolo, dapat ay alam natin ang place value ng bawat digit. Isulat kung paano natin ito basahin. Halimbawa, 4,527. Halimbawa, 4,802. Tama, 2,006. Magaling, 3,800. Mahusay, 4,625. Tama, 1,361. Magaling. 1,361. Marami ka na bang natutunan? Halika, subukin natin. Isulat ang bawat bilang sa pamamagitan ng salita. Una, 4,324. Pangalawa, 2,180. Pangatlo, 1,453. Pang-apat, 6,178. At ang panglima, 5,769. Isulat ang sumusunod na bilang sa pamamagitan ng simbolo o in figure. Una, 1,072. Pangalawa, 3,045. Pangatlo, 5,371. Pang-apat, 8,239. At ang panglima, 628. Ibigay ang mga nawawalang salita upang mabuo natin ang tamang paraan ng pagbasa at pagsulat ng mga bilang. Piliin ang mga tamang sagot sa loob ng kahon.
Dapat ninyong tandaan sa pagbasa at pagsulat ng bilang hanggang 10,000, nagsisimula tayo sa kaliwa, magaling, patungo sa kanan, tama. Ang period na libuhan o 1,000 ay sinasabi lamang pagkatapos basahin ang bilang na ito sa nasabing grupo. Magsimulang magbasa at magsulat sa magaling, pinakamataas na place value hanggang sa tama, pinakamababa. Bakit mahalaga na marunong tayong bumasa at sumulat ng mga bilang, pasalita man o gamit ang simbolo o in figures?